Ako mas gusto kong buhay vlog. So ano yung kaibahan nung ano nyo dito? Nung tandem nyo dito sa dating shows nyo, yung mga preview shows nyo. How it's the healing heart, mas naging iba siya sa mga dating program nyo ng vlog? Siguro yung ano. Dati kasi... Kontrabida. Hindi kami love team. Dati kami. Kay guys, di ba nag-start ka sa Kontrabida, di ba? Sa Endless Love. Tapos from that on, naging ano ka na, from naging bida na. So ano yung naging mas challenging na character for you? Naging Kontrabida dati o bida ka na? Ingay. Kasi sila ng challenge na hinaharap. Yung pagbida ko kasi parang sobrang dami yun. Parang yung katawan, yung pagod ng katawan, mas yun yung nagiging challenge. Kasi parang pagtuloy-tuloy yung eksena mo, sobrang wala, bigay na talaga yung katawan. Sa Kontrabida naman, ang challenge naman sa kanya ay lagi kang live. Lagi kang galing. Lagi kang irritable. Kaya, feeling ko ano lang, it's a time. Joyce, since Healing Arts kasi yung pinaka-first show mo na ikaw yung nagbida talaga. Yung so far, yung journey mo sa ng Healing Arts for you, kamusta na? Na ano ba, natupad ba yung mga gusto mong mangyari bilang bida? Gano'n. Ano ba? Masaya po. Masaya. Ang pangit yung sagot. Sagot safe. Sagot kailan. Hindi, masaya po. At saka, hindi na to naman masaya. Masaya po. At saka, ano ang sabihin ko? Kaya lang. Ayan, mas na-appreciate ko yung mga nagbibida. Kasi, na-experience ko na yung pagod na na-experience nila. Kasi, di ba, madalas, mas maraming nami-misinterpret na nagbibida na parang, ah, masungit yan si ganyan, sa gigi lang yan, ganyan. Tapos, na-realize ko ngayon, ah, baka kasi pagod na. Kasi, sobrang nakakapagod ko talaga. As in, draining talaga siya. Yun. Literal. Tsaka, bukod lang po, parang feeling ko mas kaya pa ng mga artista na umiyak ng umiyak kesa yung kasali ka sa halos lahat talaga ng eksena. Yung wala talagang time na maupo or anything. Plus, ano pa ba? Masaya. Sobrang enjoy kasi for a change, syempre, ang bait ng character ko bigla na sobrang bait, sobrang... Ay, hindi pala nangalabi ko. Sobrang bait. Hindi. Ayun, masaya talaga practice. Hindi ka raw masampal ni Crystal na malakas, sabi niya sa akin. Hindi po. Sinasabi ko nga sa kanya. Sabi ko, sampalin mo na ako ng malakas. Kasi ako po, mas nahihirapan ako kapag i-acting ko pa yung gumanun ako, i-acting ko pa na ganyan-ganyan. So sabi ko sa kanya, sige, sampalin mo lang ako, okay lang naman. Tapos nagkaroon ng eksena na ako naman yung sasampal sa kanya. So sinampal ko siya. Akala ko talaga hindi masakit. Tapos sabi niya, na yun nga, first time mong mag-lead ngayon. Siyempre, may pressure, pero wala eh. Parang ito kasing Healing Arts, sobrang fun lang kasi yung mga kasama kong artist. Sorry po, napapakat yung list ko. Yung mga kasama ko kasing artista, si Christopher yan, si Crystal, talagang sobrang... Sobrang close kami, sobrang friends talaga kami. Kaya parang, kumbaga, nagiging madali. At saka kung ma-pressure man ako, dami naman sila sa pressure na nararamdaman ko. Kasi tinitext ko pa sila. Mag-tweet kayo, Healing Arts na mga ganyan. Napaka-promotor ko pa. Yan. Masaya lang. For both of you, since you started until now, what do you think were the improvements or developments for you as an actor? Siguro sa akin, mas conscious ako sa ginagawa ko. Unlike before kasi, sinabing ganito lang, yun yung gagawin. Kumbaga, ngayon nakaplanta na sa akin, madaming options ka pwede magkaraan.
Yung siguro yung for me, yung natutunan ko sa process nitong sistema ko na I know na nag-grow ako. Doon ako happy na aware ako sa mga alam maling ginagawa ko na next time babaguhin ko na kung sa akin yung ako ano ba? Ngayon po kasi parang mas naging appreciative ako sa mga nangyayari. Sa mga bagay-bagay nangyayari off-cam, behind the scenes. Kasi dati sobrang wala talaga ako kailan parang kakainto lang ako para umarte, mag-artist lang ako, ganyan. Ngayon parang na-appreciate ko lahat ng trabaho ng bawat tao. Kung wala yung hard work ng isa, sobrang lalaglag talaga lahat. Parang ganyan. So yun siguro yung